bansang katulad ng North Korea kung saan iisa lamang ang pamilyang namumuno ay ipinanganak ang batang si Kim Jong-un. Kung saan at o ng kanyang kapanganakan ay hindi mawari. May mga taong nagsasabi na siya ay ipinanganak ng January 8. May mga haka-haka naman na ito ay July 6. At ang taon kung kailan siya ay ipinanganak ay nagsasabi na 1982. Ngunit ayon sa ilang mga naglalabasang dokumento, siya ay ipinanganak ng 1984. Itinuturing na siya ay ang pinakabatang leader sa buong mundo. May mga naglalabasang mga video kung saan ilan sa mga nakatakas mula sa North Korea ay isiniwalat ang kalakaran sa loob ng bansa, ang karahasan at kalupitang dinaranas ng mga mamamayan sa kamay ni Kim Jong-un. Ngunit gaano nga ba talaga kalupit ang pamumuno ng Supreme Leader? Kaya naman samahan niyo ako at sama-sama nating alamin kung gaano nga ba kabrutal si Kim Jong-un. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang bell sa tagiliran para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Kada dalawang araw ay naglalabas po ako ng mga bagong kaalaman. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Nang taong 2011 ay formal na ipinakilala sa mundo ang bagong diktador ng bansang North Korea. Ito ay walang iba kung hindi si Kim Jong-un. Siya ay ang pangatlong henerasyon ng leader ng dinastiya ng North Korea mula pa ng dekada 50 o 1950. Sinabi na ang kalupitan ni Kim Jong-un ay agad nagsimula pag-akyat pa lamang nito sa kapangyarihan. Inubos nito ang pamilya ng mga pinakamataas na general sa kanyang bansa. Ito ay sa takot na siya ay pagkaisahan nito at patalsikin sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kudeta. Sa ganitong paraan ay wala ni kahit isa man sa mga politikal, maging sa mataas na ranggong militar, ang susubok at kukwestiyon sa kanyang kapangyarihan. Sa takot ni Kim na maalisan ng trono, ay ipinapas lang nito ang kanyang sariling tsuhin. Sa kanyang tingin ay ang kanyang kapatid na lalaki ay isa sa magiging banta sa kanyang pamumuno. Kaya naman siya ay nagpadala ng mga assassin para ang sariling tong kapatid ay paslangin ng taong 2007. Kung sa inyong tingin ay napakasalbahe na ni Kim, ay wala pa ito sa kalingkingan ng kanyang mga ginagawa sa mismong mamamayan ng kanyang nasasakupan. Sa bansang North Korea ay may ipinatutupad na batas na tinatawag na Three Generation Rule. Ang batas na ito ay naglalayong alisin ang ugat ng kasamaan sa isang pamilya. Isang halimbawa dito ay kung ang isang ama ay nagkasala ng mabigat sa bansa, ang kanyang anak at ang kanyang magiging apo ay ikukulong kasama niya para nga di umano ay matigil ang kasamaan ng lahi nito. Napakaraming butas o anomalya ang batas na ito nung ito ay ginawa ng taong 1972. Ang lolo ni Kim Jong-un na si Kim Il-sung ay sinabi na ang tanging paparusahan lamang ng batas na ito ay yung mga napakatindi ang ginawang kasalanan sa bayan. Ngunit ayon mismo sa mga taong nakatakas mula sa bansa ay pinapataw ni Kim Jong-un ang parusang ito sa napakababaw na dahilan. Kahit nga makalimutan lang na punasan ng alikabok sa litrato ng pamilya ng diktador, ay maaari nang ipataw sa taong yon ang tatlong henerasyong batas. Ang mga nakulong naman ay tinatrato na bilang mga alipin. Sila ay minsan lamang pinapakain at kinakailangang puwersahang magtrabaho ng 12 oras araw-araw, Lunes hanggang sa araw ng Linggo. Ayon sa mga nakatakas na mamamayan ng North Korea, ang preso ay napipilitan na lamang maghuli ng daga, insekto upang kainin at sila ay manatiling buhay. Ang karamihan sa mga preso ay malnourished at kuba sa hirap ng trabaho na sa kanila ay pinagagawa. Sa loob ng kulungang ito ay kasabay ng pang-aalipin ay normal na ang pambubugbog at panggagahasa. Sa oras na ipinasok na ang isang preso sa malaimpiyernong kulungang ito ay wala ng tsansa pa na siya ay makalabas. Pati ang kanyang mga anak at po ay damay na. Sa bansang ito rin ay may batas na malayang pamamahayag, ngunit hindi pinapayagan ng diktador ang media sa ibang bansa na mag-operate o makapasok sa kanilang lugar. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga tagalabas na mag-show o magpalabas ng pelikula sa sinehan. Bawal din ang mga estasyon ng radyo na hindi taga-roon. Maging ang mga musika na hindi taga-North Korea ay pinagbabawal din. At
kahit pa ang mga libro na taga ibang bansa ay bawal ding ipasok. Ito ay alinsunod pa rin sa batas na ipinatutupad ng diktador. Ang tanging mababasa lamang sa kanilang pahayagan ay kung gaano kagaling at kaunlad ang kanilang pamahalaan. Sa North Korea ay may internet naman, ngunit bago ka pa makapagmay-ari ng computer ay kinakailangan magpaalam ka muna sa kanilang gobyerno. Nasa sa kanila na kung ito ay kanilang papayagan. At kung isa ka naman sa mga swerteng maaaprobahan, ang tanging makikita mo lang sa internet ay ang mga bagay na dakila para sa pamahalaan. Kumbaga, ang makikita at maririnig mo lang ay mga gusto ng pamahalaang iyong marinig, makita. At kung sino man ang lalabag sa batas na ito ay maaaring parusahan ng pagkakakulong at pagkakaalipin sa loob ng preso. Kundi naman kaya ay pag minalas-malas pa ay bibitayin ka sa harap mga tao. Ang lahat na ito ay mahigpit na ipinatutupad ngayon ng diktador na si Kim Jong-un. Sa bansang ito ay nakasaad na maaari kang mamili ng iyong paniniwalaan o relihiyon. Ngunit deadma pa rin dito ang supreme leader. Ayon sa batang diktador, ang dapat na sinusunod lamang na relihiyon ay ang relihiyon na ginawa ng kanyang ama na tinatawag naman Chuchang. Ito ay ang pinaghalong idealismo at narcissismo. Sa relihiyong ito ay sinasabi na ang isang tao ay ang siyang Diyos ng kanyang kapalaran at magiging kalagayan ng kanyang buhay. Kaya naman ayon sa diktador ay bawal ang kahit na anong pagsamba at pagsasagawa ng mga ritual dahil nga hindi ito naaayon sa paniniwala ng kanilang pamilya. Kung dito sa Pilipinas, ang problema natin ay kung papayagan tayong magkaroon ng visa sa nais nating puntahang bansa. Sa North Korea, ang lahat ay kinakailangang magpaalam kung ikaw ay babiyahe palabas ng bansa. Pero kahit na magpaalam ka pa ay walang kahit sino man, mga ordinaryong mamamayan ang pinapayagan. Kaya kung dito ka sa malaimpiyernong bansa na ito ipinanganak, ay malamang sa tiyak na dito ka na rin mawawala. Napakaraming mga tao ang nagtangkang mag-refugee o yung tumakas palabas ng bansang ito. Sa oras na ang isang mamamayan ay sabihin na nating matagumpay na nakalabas, ang pamilyang kanilang iniwan ay siyang magbabayad ng kanilang pagkakamali. Sila ay parurusahan ng pagkakakulong o bibitayin sa harap ng madlang pipo. Ito ay para hindi na sila pamarisan pa. Kung feeling ng isang nakatakas na safe na siya, ay hindi pa rin ito garantisado dahil maaaring magpadala ng asasin ang gobyerno para ipamura ang taong ito o ibalik sa North Korea para doon na lamang siya ay bitayin. Kasama rin niya ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Kung mas mamalasin naman ang isang babae na nakatakas at sa pilitang naibalik, ay nagdadalang tao ang sanggol kung mapapatunayan na hindi isang purong North Korean ang bata ay ipapapatay o di naman kaya ay pupwersahin nila na ipa-abort ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Dahil nga hindi ito maaaring manatili dahil ayaw ni Kim Jong-un ang kalahating lahi. Ilan sa kaso ng naitala na ang batang ipinanganak sa ospital ay kaagad na ipinapapatay ng diktador sa kasalanang ito ay hindi purong taga North Korea. Kung pakikinggan ang mga sinasabi ng diktador, ang kanyang diumanong bansa ay isa sa pinakamalakas at pinakamalagong ekonomiya. Ngunit ni hindi naman ito mapunan ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Kaya naman nagkaroon ng black market sa bansa kung saan doon lamang makabibili ng gamot at pagkain. Sa bansang ito ay bawal ang kahit na anong pamilihan na hindi galing sa kanilang pamahalaan. Kaya walang mall o supermarket na katulad ng mayroon tayo dito sa Pilipinas. Limitadong-limitado ang mga bagay na ibinibigay o mabibili dahil ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng gobyerno. Naitala na grabe ang korupsyon sa bansang ito. Ilan sa mga krimen ay dededmahin basta lang tama ang ibabayad sa mga otoridad na makakita ng iyong gagawin. Samantalang ang pagnanakaw ay isa sa pinakamabigat na kaparusahang maaaring harapin na kung sino man ang gagawa nito. Lalo na kung ikaw ay hindi taga North Korea. Nang taong 2016, ang isang Amerikanong estudyante ang kumuha ng isang poster na nakasabit sa kwarto ng hotel na kanyang tinutuluyan. Siya ay nahuli at kinulong dahil nga sa pagnanakaw ng simpleng poster. Ang estudyante ay si Otto Warmier. Siya ay nasintensyahang
makulong ng 15 taong pagkakaalipin. Gumawa naman ang gobyerno ng Amerika ng paraan upang siya ay mapalaya matapos lamang ang 1 at kalahating taon ay naibalik na ito sa bansang Amerika. Ngunit dahil sa hirap na kanyang dinaanan, ang gutom at pagpapahirap ay halos nasiraan na ito ng bait. At ilang araw lamang matapos nang ito ay makabalik sa bansang Amerika, ito ay pumanaw. Sa North Korea, ang lahat ay pinagbabawal maliban lamang sa mga bagay na papayagan ng diktador na si Kim Jong-un. Ang pasyang ito ay naaatang lamang sa isang tao kung sino ang magiging malaya at sino ang magiging alipin, kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamatay, kung sino ang kakain at kung sino rin ang magugutom. Ang lahat ng ito ay nakabase sa awa, desisyon ng nag-iisang si Kim Jong-un. Ayon sa balita ay malubha ang kalagayan nito dahil sa operasyong dinaanan sa kanyang sakit sa puso. May mga nagsasabi na baka pumanaw na ito, may mga naguulat naman na okay pa naman siya at masigla. Sa ngayon ay walang konkretong ebidensya kung buhay pa nga ang diktador ng bansa. Dahil nga bata pa ang mga anak nito ay napipisil na pumalit sa pwesto ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung siya ay mapapalitan o hindi ay wala pa ring tiyak na nakapagsasabi. Yan ang ating talakayan kung gaano nga ba kabrutal si Kim Jong-un. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag pa rin po kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito po si Tinagalog at sa inyo po, isang mapagpalang araw.